Inilabas ng isang US-based research firm ang mga bagong satellite image ng mga Chinese vessel na nangunguha umano ng mga taklobo sa Panatag Shoal. Pinasisilip na raw ito ng palasyo sa militar pero bahala na raw ang DFA kung muling maghahain ng protesta. Umaksyon si Marian Enriquez. December 7, 2018, nang makuna ng satellite image ang mga bangkang ito malapit sa Scarborough o Panatag Shoal. Base sa report ng Center for Strategic and International Studies ng Amerika, kumukuha ang mga bangka ng mga taklobo o clams. Sa isa pang satellite image na kuha naman ito lang Marso, makikita ang pinsalang iniwan ng paghahakot ng Chinese vessels ng mga taklobo. Ayon pa sa report ng CSIS sa ilalim ng kanilang Asia Maritime Transparency Initiative, nitong huling anim na buwan ay muling naging aktibo ang China sa clam harvesting sa West Philippine Sea na nauuwi sa pagkasira ng ating mga bahura. Para kay Attorney Jay Batong Bakal, Executive Director ng UP Institute for Maritime Affairs of the Law of the Sea, tahasan itong panlilin lang ng China sa Pilipinas. At kahit na sinabi ng pamahalaan na nagkaroon daw ng usapan ang Pilipinas at China tungkol dun sa Scarborough na ipipreserve daw siya o gagawin daw siyang parang ecological area, malinaw ang pruweba ngayon na hindi tumutupad doon sa sinasabing usapan na yon ng China. Patuloy nilang sinisira ang Scarborough. Pwede raw maging basehan ng Pilipinas ang mga bagong satellite image ng CSIS para singilin ng China sa pinsalang idinulot nito sa ating likas na yaman. Pero hindi lang China ang binatikos ni Batong Bakal. Maging ang gobyerno ng Pilipinas, may pagkukulang din daw. Katunayan, isang buwan na ang nakalipas mula nang sabihin ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin Jr. na maghahain sila ng legal action tungkol dito. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw nangyayari. Hindi naman ito tungkol lamang sa pagkuha ng mga clam, kundi yung pagwasak mismo dun sa ating yamang dagat. Bali, wala na talagang matitira sa lahat ng pinag-uusapan natin, pinag-aawayan natin o pinag-aangkin natin kung talagang patuloy pa rin natatahimik ang palasyo. Ayon naman sa palasyo, ipapavalidate nila sa AFP ang report ng CSIS kaugnay ng clam harvesting activities sa ating teritoryo. This is the first time I've heard of that. And I suppose the Western Command should make a validation of that and then refer it to the Secretary of Foreign Affairs for whatever action the department may take on that issue. Dagdag pa ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, bahala na ang DFA kung maghahain ito ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng issue. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5.